Magandang mga mga lods at bago tayo mag SLP analysis paralysis is check muna natin yung date today as Google dahil wala kasi nagpapashoutout, no? Wala pang nagtatanong, so yan, dahil quick update lang tayo is check natin yung date today as Google. So ang date ngayon ay Saturday, June 3, 2023. So June 3 na, no, 2023. So ikatlong araw ng ngayong buwan. So yan, dadako na tayo sa ating analysis paralysis. So yan, ito ang presyo ng ating SLP ngayon, 0.002182. So yan, magkano nga ba yun sa peso? So, nasa around 0.12 centavos ang presyo ng ating SLP. So, medyo maganda, no, kasi still nandito pa rin siya sa ating inaabatan sa 4 hours na resistance area. So, let's see sa 4 hours kung anong galaw niyan. So, sa 4 hours, ito kasi yung area ng resistance. So, ni-retest lang, no? So, ibig sabihin, guys, so, still retesting kung valid ba siyang tumaas. Or, kung mare-reject man, guys, is, alam nyo na, syempre, malapit-lapit na yun sa all-time low natin sa 0.002077 ang ating SLP. So, if ever na makagraduate yan, guys, sa area na yan, so, if ever na mag-pullback, kung gagraduate muna, unang scenario, if ever nag-graduate is possible mauntog hanggang dito, guys, yan. Sa 0.002258 or dito sa upper tail. So, if ever din naman ang parabolic, parang ganito, so possible yung untugan dito, guys, sa upper tail nito sa 0.002334 ang ating SLP. So, second scenario, just in case na valid man siyang tumaas, pero kailangan niya ng held to pullback. So, if ever na mag-pullback, is possible dapat may hold niya ma-maintain dito sa candle na ito, no? Or dito sa 0.002162 ang ating BTC to SLP. So, if ever, guys, na hindi niya man ma-maintain for nag-pullback tapos continuation, pero third scenario, if ever na mag-break to at walang healthy pullback, so pa nag-break yan, possible na magsakan niya dito, no? 0.002112, just in case is worst scenario dito or mas malala, ano, basagin pa tong all time low natin sa 0.002077 ang ating SLP. So yan, dahil may correlation yan sa BTC, check natin yung BTC. So, sa BTC naman, guys, no, still dito pa rin nagsasideways ang BTC sa area na yan. Yan. So, still nagsasideways yan sa 27k something ang ating BTC ang presyo ngayon. Pero, yun nga, so, niretest ng support area. So, possible niya lang naman ang tugon dito lang naman sa 28k something ang ating BTC. Pero sa 4 hours, check natin kasi nga, hindi pa siya nakagraduate dito sa triple top na to. Ito yung inaabatan natin, guys, sa micro level. Sa 4 hours, if ever na mag-graduate siya ng healthy dyan sa triple top na to, no, sa area na to, para masabi natin valid po siyang tumaas, kasi possible din kasi hanggang dito lang yung taasan niya, no? So, ma-reject, parang dito pa nga lang yung nagkakaroon na ng rejection. So, possible, if ever nag-fail yan at hindi na siya ma-maintain dito sa may support area, itong possible yung bagsakan sa 26k something ang ating BTC. Pero ito yung worst case scenario na abatan natin, no? Dito ang possible na pang bagsakan sa 24k something ng ating BTC. So, balik na tayo sa ating SLP. So, yun lang ang ating quick update natin ngayon, guys, no? So, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba, at sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang rin sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa aking channel at gusto mong ganitong content, Everyday Analysis Paralysis, is mag-subscribe ka naman sa aking channel and hit notification bell
para laging updated sa mga videos. Kaya naman guys, konting like naman dyan, konting share, and yun lamang guys, salamat sa panonood.